Mga idol at kabayan, nako po, China sobrang unfair. Hindi talaga patas kapag sila okay pero kapag tayo ayaw nila. Bakit naman? Akalain nyo, pumasok na ang isang research vessel nila sa ating bansa pero ayaw nilang payagan na makasakay o sumampa ang ating Philippine Coast Guard sa kanilang barko dahil daw sa COVID-19 protocol. Uy, nako po. Pero bago tayo magpatuloy pa-like naman ang video, mag-subscribe. Pang-pagod vibes lang. Matik na! Isang Chinese research ship na pumasok sa katubigan ng lalawigan ng Catanduanes nang walang clearance mula sa gobyerno ng Pilipinas ay tumanggi na bigyan ng access ang tauhan ng Philippine Coast Guard sa posibleng pagsampa o pagsakay sa nasabing barko dahil umano sa COVID-19 na mga protocol. Si Commodore Armand Balilo, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, ay nagsabi na isang PCG boat ang na-deploy upang siyasatin ang barko ng Chino na Jajeng na pumasok sa katubigan ng Pilipinas nang walang clearance ng gobyerno ng Pilipinas noong 29 ng Enero taong kasalukuyan. Sinabihan ang mga kalalakihan ng Philippine Coast Guard na hindi sila makasakay sa barkong Chino dahil sa mga paghihigpit ng COVID-19 ayon kay Balilo. Pero mga idol at kabayan, matanong ko lang, di ba dapat ang barkong Chino ay dapat maipapasa ilalim sa kontrol ng Estado ng Daungan ng Pilipinas sapagkat nasa loob ito ng katubigan ng munisipyo at ng bansang Pilipinas? Tumanggi ang kapitan dahil sa health protocol. Sa gayon, humiling ang Philippine Coast Guard ng mga dokumento para sa pagpapatunay, sabi ni Balilo. Sinabi niya na ang Philippine Coast Guard sa Catanduanes ay masusing minomonitor ang barko 24/7 at binabantayan ang mga aktibidad sa buong pananatili nito. Kung inyong naalala sa nakaraang vlog, ayon sa bagong batas ng China na kapag may pumasok na dayuhang sasakyang dagat sa kanilang pinaniniwala ang territorial waters, ay binibigyan ng kanilang batas ang China Coast Guard ng kapangyarihan sa paggamit ng sandata, pag-akyat at pag sisiyasat sa mga dayuhang barko. Pero kapag tayo, ayaw nilang sumampa tayo sa kanilang barko kung saan nasa loob sila mismo ng ating bansa. Naku, mukhang may kailangang tingnan ng ating mga mambabatas sa isyong ito. Kahit anong gawin ng ating Philippine Coast Guard, kung wala namang pangil ang ating batas, wala pa rin. Ano sa tingin nyo, mga idol at kabayan? Mag-comment lang kayo sa video na ito. Noong 30 ng Enero, sinabi ng Philippine Coast Guard na ipinaalam ng Department of Foreign Affairs ang Embahada ng China ay humiling ng diplomatikong clearance para ang barko ay sumilong sa Catanduanes dahil sa hindi magandang panahon pero walang bagyo o malakas na alon sa lugar. Ayon sa data ng pagsusubaybay sa barko na ibinahagi ng inquirer.net, ang Jianjing ay nagsasagawa ng pagsasaliksik sa hilagang kanluran ng karagatang Pasipiko at tumatakbo lamang ng 1 knot ng ilang araw bago ito pumasok sa katubigan ng Pilipinas. Ang barkong Chino ay umalis sa China noong 23 ng Disyembre at dumaan sa matataas na dagat sa pagitan ng Taiwan at hilagang Luzon bago ito pumasok sa Pasipiko. Ang barkong Chino ay pumasok sa eksklusibong economic zone ng Pilipinas noong 25 ng Enero. Si Ryan Martison, isang assistant professor sa China Maritime Studies Institute ng US Naval War College, ay nag-post sa Twitter noong 27 ng Enero na ang Jianjing ay matatagpuan 130 nautical miles sa silangan ng lalawigan ng Samar. Ang isang dokumento na nakita ng inquirer.net ay nagpapakita na ang sasakyang dagat sa pamamagitan ng Embahada ng China ay humingi ng clearance mula sa gobyerno ng Pilipinas noong 30 ng Enero lamang upang mag-angkla sa Kabugao Bay mula 29 ng Enero hanggang 2 ng Pebrero dahil sa kondisyon ng panahon at dagat. Nitong Lunes, 1 ng Pebrero, umalis ang Jianjing sa Kabugao Bay sa Bato Catanduanes. Sinabi ni Balilo na isang Islander plane ang ipinadala upang pangasiwaan ang barkong umaalis sa katubigan ng Pilipinas. Maraming salamat, ang tagahatid ng balita, Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas.